enough. Ginawa natin ay chinik natin lahat ng parts. So, dapat i-check nyo rin lahat ng parts na yan. Tapos, titingnan nyo kung good lahat ng parts. So, pag good lahat ng parts, ibig sabihin ang problema niyan ay sa mga control lang. Yun. Kasi yung parts nito maliit lang eh. Kapiraso lang parts niyan. Eh, pwede yung bunutin lahat yan. Kakaunti lang yan. So, madali lang i-check yan. So, hindi mahirap gawin yung mga ganitong unit. Pwera lang kung sira yung heater nito. Pero ito, good yung heater. Ang problema, ayaw mag-power on. So, may mga switching kasi ito, kagaya nito, may switch yan dito. Pressure switch yan. Pag pinasukan ng tubig yan, pag lumakas yung pasok ng tubig, automatic yan, gagana yung system niya. Pero kung mahina yung tubig mo rito na papasok, so, hindi magsiswitch yung switching dito. Tapos, walang ilaw, walang power. Kasi dumadaan dito yung control ng power niya para gumana yung operation ng system niya. So, kagaya nito. Yan. So, meron yan parang maliit na plastic dun sa gitna. Yan o, yung kulay puti. Kita ba? Yan, meron yan na parang maliit na kulay puti. So, saksak natin. Yan, saksak natin. Tapos, yung ating heater ay hindi nakakabit. Inhang natin yung heater natin para pag nagkaroon ng supply, hindi iinit yung tube natin. Kasi pag uminit yan, magpo-protect yan. Mag-o-open na naman yung ating thermal switch yan. So, ito. Yan, wala siyang power. Try natin ngayon hatakin yung kanyang switch dito. Yan, di ba nag-power siya? Yan o. So, pag binitawan mo yan, babalik ulit yan. Kasi mayroong magnet yan. May magnet yan na naghahatak ng mechanical niya. Para pag walang tubig ito, automatic, yung magnet na yon bababa yon. So, pag may tubig, may pressure, papasok yung tube, aangat yung tube, magkakaroon siya ng supply sa control at yan, ilaw na yung kanyang ilaw. Okay? So, bitawan natin. Yun, di ba namatay yung ilaw niya? So, ganun ang operation nito. So, pag lahat na check nyo na, lahat ng parts ay okay naman. Pagdating naman doon sa parang nakadikit na yan, ay matibay naman yan. Bihira lang nasisira yan. Ang kadalasan lang talaga nasisira dito yung yun, yung switch na yun. Minsan, pag sobrang nagluloko na yan, yeah, pag ni-reset mo siya tapos pinagana mo ulit, maya-maya mag-off na naman. Tapos kailangan mo na naman siya i-reset. Ibig sabihin nun, may problema na yung mechanical nun. Kailangan mo na siyang palitan. Pero pag ni-reset mo tapos nag-normal siya, matagal ulit bago masira, pwedeng buo pa yan. Pero pag ni-reset mo siya tapos ginamit mo lang kinabukasan, ayaw na naman gumana, kailangan mo na naman siya i-reset. Ibig sabihin nun, may problema na yung mechanical niyan. Kailangan mo na siyang palitan. Yan. Okay? So, okay na ang unit niya. So, mechanical problem lang ito. Papaliwanag na lang natin yung operation ng unit niya. Baka nakalimutan nila kaya ayaw mag-power on to. Kasi nga, yung tubig niya baka wala. Okay? So, kung may pressure na papasok dito sa switch niya, kung may pressure na papasok dyan, gagana yung unit. Pero pag walang pressure na papasok dito, hindi gagana yung unit. Okay? Okay, so ito na, sarado na natin siya. So, yung ganitong unit ay hindi talaga siya magpa-power pag walang pressure dito. So, kailangan mayroon siyang pressure dito na papasok na tubig, saka lang siya gagana. Okay? So, may mga mechanical switch kasi yan. So, hanggang dito na lang yung video natin. So, yung unit nga ay buo. Walang problema yung unit niya. Ibig sabihin, yung operation lang ang nagkaroon ng problema siguro. Maaring tinesting siguro nila or walang tubig, walang pressure, kaya akala niya walang power. Pero kung may lagyan niya siguro ng tubig, maaring gumana siya. Baka ito, binigay lang sa kanya. So,
Hindi pa niya alam kung paano gamitin. So nung tinesting niya, walang power, kaya siguro kala niya sira. Okay? So papaliwanag na lang natin yung operation nito sa may-ari para alam niya kung paano ito gamitin. So hanggang dito lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. Ipot lang. Nawala.